Walang niya. Napasubo ako. Sa sobrang adik ko sa kape, apakamahal. Eh kaso napasubo ako, andun eh, mahiya ka naman tumanggi. Dito sa Bonjour, sa anong ano ba to? Total, gas station sa Alabang. Good morning sa inyo mga kamambo. Isang napakagandang Sabado ng umaga. So ngayon yung araw na may service-an tayo na isang pamilya sa Tagaytay. Road trip na naman to. Ito na naman yung mga moments na nakagala ka na, kumita ka pa. So samahan nyo ako. Marami silang itinerary ngayong araw. Parang 5 yung destination sa silang to Tagaytay na pupuntahan ng pamilya na to na sa servisan natin. So samahan niyo ako sa gala natin na to. Sabado ng umaga, 6 AM. Ang ganda ng gising ko. Excited ako sa biyahe na to. Kaya samahan niyo ako. Hindi pa tayo nag-aalmusal. Makapag-drive through na lang nung aking favorite na ano, longganisa. Long silog sa ano, sa Jollibee. Sarap yung longganisa doon. Ulit kay pareng Jollibee. 155, Diyos mo yung pakamahal na. 155 agad para sa breakfast. Pero okay lang, masarap naman kasi. Okay, mabilis ang kain. Kasi baka malate tayo. Wala naman traffic. Kakayanin naman ng siguro mga 30 minutes pa alabang. Yan oh. Solid. Guys, sa parking area ng The Levels dito sa Alabang. Hintayin ko lang yung ating Chinese or Japanese na kliyente ngayong araw. Tapos ang magiging unang destination namin ay Ilog Maria sa may silang to. Unfortunately, nasira yung mount ko sa GoPro dito sa kotse. Nag-crack. Nabali yung mount. So tsaga-tsaga na lang tayo ng mga shots na makukuha natin. Imamano-mano na lang natin. Sila Sir Yasu and family. Yan si ma'am, nagpipicture. So andito kami ngayon sa Ilog Maria Honey Bee Farm. Ito yung place. So mamamasyal lang din sila dito. Pero ako hindi ako sasama sa loob kasi driver lang naman tayo. So dito lang tayo. Pero ang ganda dito. Nature. Yan. So kung gusto nyo ng spot kung saan pwede nyo ipasyal yung mga bata. Ayan, Honey Bee Farm siya. I-search nyo na lang din siguro kung anong meron dito. Pero ito, nature. And si ma'am nagpipicture. Tapos andun si Sir Yasu, yung ating client for today. Pati yung mga anak nila. Ilan ba yung anak nila? Tatlo. Tatlong mga cute na Japanese na mga bata. Sabi nila kanina, kasi ang ganda nung nadaanan namin papasok. Talagang nababalutan ng puno yung buong kalsada.
sabi nila, sugi! Eh, di ba kasi, sa Japanese, ano yun, ang, I mean, sa English, ang ano nun is amazing, parang ganun, parang ang ganda, di ba? Sa anime ko lang din naririnig yun. Sugi! Tapos, kapag tinatawag ng bata yung papa nila, otosan, otosan, di ba? Parang napaka, ano, alam mo yun, nostalgic ba ang feels? Kasi, para akong nakikinig talaga sa anime kasi nga Japanese yung lingwahe nila, so nakakatuwa lang. Hindi ko ma-describe yung feeling, natutuwa ako, promise. Tsaka ang bait, binigyan ka agad ako kanina pagsakay pa lang nila ng Fita tsaka tubig. O diba, alam mo yun, mga simpleng gesture pero thoughtful, kumbaga. Mukhang magiging masaya tong araw na to kasi kumita ka na, nakapasyal-pasyal ka pa. Eh ngayon lang din ako nakapunta dito eh. Sa Ilog Maria Honeybee Farm, Silang, Cavite. Destination ay dito sa Bag of Beans sa Tagaytay. Bibili yata sila ng pagkain o kakain dito, di ko alam. Ngayon lang ako nakadaan sa Tagaytay Bypass Road from Aguinaldo Highway and then kakaliwa sa may Mendez. Tapos yun, kanan na ulit dito sa ano, sa Tagaytay. Grabe, ang bilis. Naiwasan yung mahabang traffic gawa ng ginagawang skyway or overpass sa Tagaytay proper, di ba? Sa mga susunod, doon na rin ako ulit dadaan. Hindi kami na traffic. Ang bilis lang namin nakarating dito sa ano, sa Bag of Beans, Maine. Ang next na destination namin mamaya ay ano, Paradiso. 'Yon. Medyo uminit na yung panahon kasi mag-aalas 10 na. Kaya rin ako nag-long sleeve talaga eh. Para kapag ano, hahabaan ko na lang yung sleeve ko kasi alam ko mabibilad talaga ako eh. Third stop dito sa Paradiso, theme park. Yun. So nagkaroon ako ng idea kung saan kung pwedeng dalhin sila Jared sa susunod. Kasi actually ngayon pa lang din ako nakapunta dito eh. So meron mga hayop-hayop, rabbit, kambing. Ay, may ano dun oh, may donkey oh, may kabayo. Ayos, mukhang matutuwa sila Jared dito. Ayun sila, yung mga bata. Oh, stretch guys, ang laki. Matutuwa si Jared dito. After 10 years, nakapagpalipad din tayo ng drone. Madalang na kasi talagang magamit eh. Kasi, bihira naman din sa mga content netong mga nakaraan na parang wala ka naman chance talaga makapagpalipad ng drone. Ngayon lang. Ngayon lang ako nakagala ulit ng umaga eh. So, at least working pa naman din siya.
At syempre, dahil tayo eh driver lang naman, bukod sa wala rin naman akong entrance fee, eh hindi talaga ako pwedeng pumasok at mamasyal sa loob. So, daladala ko itong ating camping chair. Kasi in-anticipate ko na may mga gantong pagkakataon na maghihintay ako sa kanila habang ako nasa labas, o diba? Kulang na lang eh konting chicha, pero mamaya na siguro mahal dito pagkain eh. Although may ma-orderan naman kasi may nakita ko kanina yung sign doon ng mga menu ng pagkain at yung mga price. Buti mahangin kahit medyo maaraw, kaya presko pa rin naman kahit mainit. Fourth destination, Sky Ranch dito sa Tagaytay. So nagsabi sila mga 2 to 3 hours sila dito kasi syempre matagal nga naman pag magra-rides ka. Eh sabi ko, hintay na lang ako dito. So either dito lang ako, pwede ako mid-lip. Total, naka-aircon naman. Bed naman yung gas eh. Or ano nung oras na ba? Magte-12 na rin pala. Siguro hanap ako ng mga kainan. Ang problema lang, walang mura dito. Puro mahal lang mga kainan dito. Pero may KFC yata dito, alam ko. Sa hilera ng Sky Ranch. Dito sa may labas lang, sa may parking area. Kumain ako sa may Paresan dito, malapit. Pero hindi siya yung mga, ano, mga pipitsugil. Ang mahal! Grabe, 250. Ito ay tsura. Ang pangalan ng restaurant ay parang Mangboy Pares or Kaboy Pares. Ewan ko, basta Bayboy. Wala eh, wala talagang murang kainan dito eh. Sa labas pa yon ng Sky Ranch siya kasi kung yung mga restaurant dito ay mas mahal. Ngayon, oras ba? Uy, 12:05. Pahinga lang muna, baka umidlip ako habang naghihintay sa kanila. Alam man tayo bang gagawin eh. Para mamaya eh may lakas pa rin kasi may dalawa pa yata silang lugar na iikutan after dito sa Sky Ranch. Time check 1:55 ng hapon. Siguro mga 5 minutes lang yung mula Sky Ranch dito sa Starbucks Hiraya. Starbucks Reserve Hiraya. Ito. Ito yung fifth destination nila. Actually, parang ang bilis nga nila sa ano eh, sa Sky Ranch. Parang hindi sila masyadong nagtagal. Daing tao. Grabe yung pila dun sa mismong resto. Di ako naka-idlip. Nakahiga lang ako pero hindi ako makatulog. Okay lang. Bayad pa rin naman ako. Ngayon lang, hindi pa tapos ang aming trip for the day. Eh, may malaking kulimlim at umaambon na. Ang last na destination pa naman nila ay ano, Picnic Grove. Papaano kaya? Medyo masisira ang itinerary nila. And we arrived sa Picnic Grove. Ito. Andun sila. Mag-horseback riding yata. Sa Sandy. Madaming tao. Jam-pack ang parking. Pero marami namang nag-a-assist para makahanap ka ng parking spot. Do-drone sana ako kaso lumakas yung hangin kasi parang uulan eh. Kaya negative. Taho muna. Pero dahil hindi naman ako mahilig sa strawberry, eh yung regular lang. Kasi merong tatlong flavor na available. Taho, strawberry, at taho, strawberry. Regular, katulad nito, yung ube at strawberry. Yan.
Sunday, nahayaan ko na lang na umandar. Kasi nagcha-charge din naman sila ng cellphone nila sa loob eh. Nakabayad naman yung gas niyan. Para kapag gusto ko mag-aircon, edi doon ako tatambay sa loob na sasakyan. Ito na ang kanilang last na destination for today. Pero kung may iba pa naman sila dadaanan, wala namang problema. Tapos ako naman eh ihahatid ko sila ulit sa Alabang after dito sa Tagaytay. Napasubo ako sa sobrang adik ko sa kape. Actually kanina pa ako naghahanap ng McDo, walang nadaanan kasi expressway yung dinaanan namin pabalik. Apakamahal! Eh kaso napasubo ako, andun eh, mahiya ka naman tumanggi dito sa Bonjour, sa anong ano ba to? Total gas station sa Alabang. Skillord, 105 yung brewed coffee. Samantalang sa 7-Eleven eh, 35 pesos lang. Ano bang meron sa kape na to? May ginto ba to? Buisit. Napasubo eh. Nakakaya namang... Ay, wag na. Diba? Nakakaya namang gawin. Anyway, ayun guys. Nahatid ko na yung mag-asawa. Yung buong pamilya pala. Dun sa levels dito sa Alabang. Whew! Pagod ako. Mukhang dapat... Dapat kasi hahabol pa ako sa event ng Arctic Clothing kasi ngayon yung opening nila, pero parang hindi ko na yata kaya. Pagod ako, buong araw ako nag-drive mula 7 AM. Shoutout na lang kay Sir Harold ng Arctic Clothing or Atlo, at congratulations sa opening ng bagong branch. Kung saan ang location ng bagong branch niya, eto. So kung naghahanap kayo ng quality na riding jersey, mesh cap, mga basketball jersey, printing services, advertising services, yan, sila ang dapat niyong kontakin. Gumagawa rin sila ng mga personalized mugs, ganun. So inquire na lang kayo sa page nila, Arctic Clothing. Ayan. Congratulations and more power, Sir Harold. Siyempre, salamat dun sa pamilya na nagpa-service sa atin ngayong araw. So 5 destinations ang inikutan sa Tagaytay mula sa Alabang. Buong araw, 7 AM to 5 PM na drive. So kumita naman tayo kung ito paano. Kung magkano kinita ko doon, secret yon syempre. Hindi ko sasabihin. Pero ayun, at least kahit di tayo nag bukas ng shop, eh goods ang isang araw natin. So ayun lang. So kita-kits ulit sa mga susunod na biyahe, ride, camp, o kung ano man trip natin sa buhay. Ride safe sa lahat, drive safe sa lahat. Peace! Ito pa pala, binigay ng customer dun sa Ilog Maria, honey and propolis shampoo made in our bee farm from natural ingredients. Tapos healing massage oil. Tapos ito, feminine wash.